Ang lahat ng UFO paintings na makikita mo sa videong ito ay mula sa panahon ng Renaissance, nasa 1350 AD hanggang 1680 AD. Karamihan sa mga UFO paintings na ito na debunk na ng mga art historians gamit ang ilang alituntunin ng stylized symbolism at maganda naman ang kanilang mga punto. Ngunit marami pang malalim na usapin sa isyu na ito. Mas malalim. 1561 sa Nuremberg, Germany, may ilang reports ng misteryosong flying objects sa kalangitan para sa ilang mahilig sa usaping UFO. Ang pangyayari tila nagpapakita ng labanan ng ilang extraterrestrial aircraft. Ayon sa isang broadsheet ng panahong iyon na pinablish ni Hans Glaser, April 14, 1561, nang ma-witness ng mga mamamayan ng Nuremberg ang isang aerial battle na lumabas mula sa araw na sinundan ng paglitaw ng isang malaking itim na triangular object. Ang ilang spheres bumagsak sa lupa, punong-puno ng usok, tila nag-crash na UFO. Sa tala ng broadsheet, dandang spheres, cylinder at iba pang kakaibang hugis na object ang lumilipad sa kalangitan na tila naglalaban na ng mga ito. Ang pagsasalarawang ito, ipinapakita sa isang woodcut engraving na nagpapakita ng mga halimbawa ng object. August 1566, 5 taon pagkatapos ng Nuremberg Incident, nagkaroon ng malawakang reports ng isang celestial phenomena. Nangyari ito sa Basel, Switzerland at nagtagal ito ng 3 araw. Tila kaparehas ito ng nangyari sa Nuremberg, di pang karaniwang sunrises at sunsets kasama ang ilang aerial phenomena ang inilarawan sa Basel pamphlet ng 1566. Sa ulat sinabing ang mga celestial elements nakipaglaban sa isa't isa bago sumikat ang araw. Pulang-pula at itim na spheres daw ang mga ito. Ilang UFOlogists ang naniniwalang aerial conflict ito sa pagitan ng 2 magkalabang extraterrestrial forces. Ang UFO art kasama sa Flugblatt of Basel 1566, isang leaflet na ginawa nila Samuel Cossius at Samuel Apiarius at nananatili hanggang sa ngayon. Ito ang kilalang The Crucifixion of Christ noong 1350. Makikita sa ibabaw ng altar ng Visoki de Cani Monastery sa Kovoso. Sa upper corner, makikita ang nakakaintrigang imahe ng UFO. Bakit ipininta ang object ng ganito? Tila mga capsule UFO may piloto sa loob. Ang UFO sa kanan, makikita ang piloto may hinahawakan tila isang control panel o tablet. At ganoon din ang makikita sa kaliwang litrato. Ang Miracle of the Snow ng artist na si Masolino da Panicale noong 1400s ay sinasabing nagsasalarawan ng isang alamat ng isang snowfall sa Rome sa panahon ng summer noong 4th century. Makikita si Jesus at Maria na tila pinagmamasdan ng insidente mula sa isang ulap. Ngunit sa painting, makikita rin ng ilang dish-shaped object. Nakakakita ba si Masolino ng kakaibang object sa kalangitan at isinali niya ito sa kanyang painting? Makikita rin tila nasa isang formation ng mga object. Ito naman ang The Annunciation with Saint Emidius, isang altarpiece ni Carlo Crivello. Ang altarpiece ginawa noong 1482 para sa simbahan ng SS Annunciata sa Italian town na Ascoli Piceno sa Marche region. Isang kakaibang object ang makikita sa sky na tila naglalabas ng isang beam of light papunta sa Birheng Maria na di umano'y naging sanhi ng pagbubuntis kay Hesukristo. Sinasabi ng mga UFOlogists na ang narrow laser light na ito ay isang UFO na naglalabas ng beam at dagdag na patunay daw ito ng mga ancient aliens. Sa Florence Palazzo Vecchio Lozer Collection, may isang painting na laging nakakakuha ng atensyon. Ipininta ito ni Domenico Ghirlandaio, kilala bilang The Madonna with St. Giovannino, ipininta noong late 1400s. Sa painting, makikita ang isang kakaibang object na tila palutang-lutang sa kalangitan. Isang lalaki ang tila nakatingin sa object habang tinatahulan ito ng kanyang aso. Tila kumikinang ang object, may tila bright rays of light ang nagmumula sa UFO. Ang The Summer's Triumph Tapestry, ginawa noong 1538 sa Belgian city ng Bruges. Sinasabing nire-represent nito ang pag-angat sa kapangyarihan
ng isang matagumpay na ruler. Ngunit sa taas ng painting may makikitang ilang hat-shaped objects at tila parehas ito sa ilang modern depiction ng UFO. Marami pang ibang paintings at artworks mula sa Renaissance period ang sinasabing posibleng nagpapakita ng UFO. Gaya ng artwork na ito, tila may UFO sa ibabaw ng nasusunog na simbahan. Tila may usok pa itong nilalabas. Ito pa, gawa ng artist na si Aerte de Gelde. May rays of light na nagbumula dito. Pero ano bang sinasabi ng mga art historians at eksperto sa mga paintings na ito? Sa Nuremberg incident, mismo ang painter na si Glaser, hindi naniniwala ng UFO mga ito. Dahil wala pa silang konsepto ng UFO at aliens na mga panahong iyon. Para sa kanya ay warning ito mula sa Diyos at dapat itong seryosohin. Madalas naman ito nangyayari ng mga panahong iyon. May ibang reports din mula sa ibang lugar sa magkakaibang panahon. Gaya ng pangalawang painting na nangyari sa Basel. At similar ang mga reports, labanan ng tila UFO sa kalangitan sa oras ng pasikat pa lamang ang araw. Dahil dyan ilang eksperto ang nagsasabing sundog ito. Minsan tila tatlo ang araw at may ilang kakaibang hugis din ang lumalabas. Dahil sa hindi pa ito naiintindihan ng mga panahong iyon, maaaring iniisip nilang supernatural ang nature nito. Mismong si Glaser, maaaring hindi talaga eyewitness. Maaaring kinuwento lang ito sa kanya ng ibang tao. Maaaring iba't ibang events ito mula sa iba't ibang panahon. Ang mga kwento maaaring pinaghalo-halo lamang ni Glaser at dinagdagan niya ng religious message. Pero may ilang kakaiba nga sa painting. Ang painting nagpapakita ng siyudad ng Nuremberg, ngunit wala ang Imperial Palace. Sa panahon ni Glaser, nag-i-exist na ito at pinakakilala itong landmark ng mga panahong iyon. Isa pang detalye ay sa bottom right pinapakitang nasusunog ang St. Leonard Church. Pero nasunog ito at nasira noong 1508 at sa panahon na nangyari ang aerial battle, binubuo pa lamang muli ang simbahan. At nang masunog ang simbahan noong 1508, bata pa lamang si Glaser. Kaya't nagsisinungaling ba siya? Unang kaso ba ito ng fake news? O baka naman iba ang pagkakaintindi sa litrato? Baka mga kanyon ito nagpapaputok malapit sa simbahan. Walang paraan para malaman. Sinasabi nag-crash ang mga UFO sa land, pero walang kahit anong record na may na-recover na anumang material mula sa UFO noong 16th century sa Germany. At bakit maglalakbay ang mga aliens ang napakalayo para lang maglaban sa ating atmosphere? Pero ikaw, anong sa tingin mo? Sa Basel incident naman ang kadalasang sinasabi ng mga eksperto ay maaaring mga fenomeno nito na hindi pa lubusang naiintindihan ng mga panahon iyon, gaya ng meteor shower o ball light. Sa Crucifixion of Christ naman, ayon sa karamihan ng mga art historians, ang imaheng ito, symbolic image ng araw at ng buwan. At madalas naman ito sa mga painting sa mga panahon iyon. Pero bakit ito ipininta ng ganito? Ang mga being sa loob ng craft o ng celestial body, walang halo. Kaya't maaaring hindi ito heavenly entities. Maaaring personification nga ito ng buwan at araw. O maaaring representasyon din ng iba pang mga bagay. Sa Miracle of Snow, ang karaniwang interpretasyon dito ay mga ulap. Well, para sa akin, mukha naman itong mga ulap. Sa painting naman na ito, ayon sa mga critics, ay circles of angels daw ang mga ito. Standard religious symbolism daw ito na makikita rin sa ibang religious paintings. Ngunit sa muli, bakit ito ipininta ng ganito? Bakit vortex ang umiikot na ulap? Bakit hindi pinto o arc sa kalangitan? Maaari kayang symbolic representation nito ng mga aerial phenomena ng mga panahong iyon at ininterpret bilang religious events? Sa painting naman na ito, ayon sa mga art historians, ay wala itong pangunahing kahalagaan sa painting. Kapritso lamang daw ito ng artist. Ilang art specialist naman na nagsasabing moon ito at nativity star naman ito para sa ibang grupo. Pero sa modern eye, tila gray oval aircraft ito. Alien spaceship man o hindi, technically, unidentified flying object. Ang hat-shaped objects para sa mga art historians ay maaaring religious hats ng mga cardinals o maaaring clouds lamang. Maaari bang nakakita talagang artist ng aerial phenomenon at iniugnay niya ito bilang isang godly phenomenon? Marunong naman sila kasing mag-bait ng ulap. Bakit hindi gawing maliwanag na ulap?
Sa lahat ng iyan ng malaking tanong ay nakakakita ba tayo ng mga bagay sa paintings na wala naman talaga doon, pareidolia, o sa ilang centuries ay hindi natin lubusang naiintindihan ng totoong ibig sabihin ng mga simbolism na ito, o baka parehas. Karamihan sa mga reliyon may pagkakahawig, lahat sila may tinutukoy na heavenly phenomena, kadalasan mga beings sa bumababa mula sa kalangitan para tulungan ang mga tao. Ang mga Sumerians, merong Anunnaki. Ang Native Americans, may Sky People. Christianity, Judaism at Islam, kadalasan may binabanggit na heavenly beings na nag-i-interact sa mga tao. Sa India, mga gods sumakay sa isang flying chariots. Sa ancient Greek, si Zeus may Pegasus. Ang Dogon people ng Africa, naniniwalang pinisita sila ng mga star gods. Ancient religion ng Egypt, maraming deities na inuugnay sa kalangitan at sa araw. Kaya ang totoong issue ay hindi ang mga historical objects sa ancient art ay mukhang UFO. Ang totoong tanong ay kung bakit karamihan sa mga religious symbolism ay parang extraterrestrial. Sa ganyang perspective, ang kaugnayan ng religious symbolism at potensyal na extraterrestrial sightings ay mas nagiging kapanipaniwala. Maganda sana kung mababalikan ng mga panahong ito para malaman kung ano talaga ang tunay na nangyari. Magkaroon ng kakayahang mag-time travel gaya ng taong ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.